Yo guys, sa video naman ito, i-review natin ang brake performance ng Ragusa Pioneer 2.0. Ito yung hydraulic brakes ng Ragusa, no, at i-compare natin ito sa brake performance ng ibang mga well-known brands gaya ng Shimano. So nakapag-try na tayo before ng Shimano MT-200 at saka yung sa Shimano Diore. Titignan natin ngayon kung papasaba itong hydraulic disc brakes ng Ragusa. So pupunta nga tayo, kadugtong ito nung video ng drivetrain review natin sa Sagmit. Mamaya titignan natin sa palusong kung papalagyan itong Ragusa Pioneer 2.0. So kung mapapansin nyo, guys, no, in terms of design, mostly similar sila ng MT-200. Ayan. And then in terms of price, ang current SRP nito is around 1,500. So, i-review natin kung okay ba itong hydraulic disc brake sa halagang 1,500 or mas maganda pa rin yung mga well-known brands gaya ng MT-200 ng Shimano. Kasi ang price difference lang naman nitong Ragusa sa SRP ng MT-200 ng Shimano is around 500 pesos. So, titignan natin kung sa halagang 1,500 is okay na tong hydraulic disc brakes. So, for comparison purposes, no, ito yung itsura ng Shimano MT-200. So, kung mapapansin nyo kanina, hindi ganung nagkakalayo yung itsura or design ng Shimano MT-200 at nung Ragusa Pioneer 2.0. Ganito yung itsura ng caliper ng Ragusa Pioneer 2.0. Ayan siya. Ganito naman yung itsura ng sa Shimano MT-200. Yo, guys! Papunta na ako sa Banal na Bundok, no? I-re-review natin yung Sagmit S12 na drivetrain, pati yung brake performance ng Ragusa Pioneer 2.0. Magkasunod tong dalawang review videos na ito, so update ko na lang kayo pag nandun na tayo. Malapit lang naman to sa amin, so tara! Yun, guys. So, na-review na natin yung 12 speed ng Sagmit. Okay naman siya. Kasalukuyan pa rin akong umaakyat. Ayan, kita nyo naman. So, pagdating dun sa taas, try natin reviewin yung Ragusa Pioneer brakes naman. So, malayo-layo pa to. Konti. Kasi, syadong mataas. Ayan. Tara. Yo, guys. So, nandito na tayo sa taas. Nandun na yung dulo. So, hindi na rin ako masyadong nagtagal doon. Since magta-try lang naman tayo ng brakes. So, itatry na natin reviewin. Ito. Ayan. Itong Ragusa Pioneer 2.0 na brakes. So, nasa taas tayo ng Banal na Bundok sa Mount Arayat to. Ayan. Ayan yung bababain natin. So, downhill yan na merong 20% gradient, no, na negative na niyan since pababa na tayo. Titignan natin yung performance nito kung comparable ba siya sa mga Shimano brands at saka specifically dun sa MT-200 na almost the same price range, meron lang mga 500 pesos na difference. So tara, try natin. Let's go. Yan. Koy, so palusong na tayo, no. So automatic, masasabi ko agad na in terms of performance, honest review lang tayo, mas maganda talaga yung MT-200, no. So kung meron ka ng 2,000 pesos na budget or kung magkano man from the resellers, ganun naman yung budget mo, kunin mo na yung MT-200 kasi right off mas maganda talaga yon. Ito yung mga
tropa natin, ibang mga cyclist, packet sila. Kita nyo, guys, yung iba naglalakad kasi medyo mataas talaga to, no? Ayan, itatry ko naman next yung right or yung sa brake sa likod, no? Ayan, ang napansin ko is kapag kapindot mo sa kanya, hindi siya agad nag-e-engage, no? Kailangan mo siyang pindutin totally para kumagat yung mga brake pads, no? Hindi to kagaya nung MT200 na konting pindot lang, or yung dun sa mga Shimano Diore, talagang ramdam mo yung brake power kapag kapindot mo ng brakes. Ito medyo parang nag-aalangan pa siya, parang ganun. So kailangan pindutin mo siya totally para mag-engage yung brake. So tatry naman natin yung sa harap na brakes. So same din, no? Malaki yung difference nito talaga kapag kinompare mo sa MT200. So kung suggestion ang tatanungin nyo sa akin, since na-try ko naman tong dalawa na, MT200 pa rin. So kung meron naman kayong budget for 2000 or 2000 plus, kunin nyo na agad yung sa Shimano. Ang magiging suggestion ko lang, kung wala talaga kayong budget at yung pera nyo lang is around 1,500 at hindi naman kayo ganun kasailan sa brake performance, dun pwede na i-recommend ko tong Ragusa Pioneer 2.0. Since hydraulics naman to, guys, hindi to kagaya ng mga mechanical pa rin. So i-compare mo naman to compared sa mechanical, mas malakas pa rin yung brake performance nito, no? Kino-compare ko lang siya sa MT200 kasi yun yung brake ko dun sa isang bike at talagang medyo malaking difference. So yun, I think hindi ko na pahabain yung review na to since ganun lang naman natin siya may i-compare. Ragusa Pioneer 2.0 sa halagang 1,500 pesos. Kung meron ka ng pera na maia-adjust up until 2,000 or 2,500, depende kung magkano na yung retail ngayon ng MT200, kunin mo na yon para mas maging masaya ka sa brake performance. Pero kung wala ka pang budget at gusto mo na magkaroon ng hydraulic brakes, so isang option to, Ragusa 2.0. Yo, guys! Kung nagustuhan mo ang review na to, baka naman pwede kang mag-subscribe. Maraming salamat, guys. See you in the next one. Meron tayong ride tomorrow. So, abangan nyo na lang yon. Peace out. Bye!